Bungad na panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 19 hanggang 31. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumasa inyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na, sumagot si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko.
sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako?" Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat nito. Ang natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Linggo. Today is Divine Mercy Sunday. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta ang buhay natin? Sana naway ay nakapagsimba tayo ngayon. It is a day of partake, you know, sa ating Panginoon, no? So, naway, naging mabuti ang linggo natin ngayon. At bago po ako magbasa ng mga refleksyon ng ating mga kapatid, pinapasalamatan ko po ang ating mga bagong subscribers ngayon. Marami pong salamat sa inyong pag-subscribe sa ating munting channel na ito. Sana naway nasa mabuti kayong tinatawag natin na sitwasyon, ano? At sana naway ipagpatuloy nyo po ang share ng ating mga munting gawain na ito, no, sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kamag-anak. So mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo ang ating unang magbigay ng kanyang refleksyon. I think unahin ko go siguro si unahin ko si Sis Naisi Agente, no? Sa kanyang reflection. So ito po, ibibigay ko po sa inyo si Sister Naisi at ina pong babasahin. Sa atin pong pagninilay, si Jesus nagpakita po siya sa kanyang mga alagad at ito po ay walang bakas sa kanyang mukha na may panunumbat o galit doon sa sa kanyang mga alagad. At kung di pinakita niya po ang kanyang pag-ibig sa kanila, ganoon din po sa atin, tinuruan po niya tayo kung paano umibig at magpatawad sa puso natin. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sumainyo ang kapayapaan," naway makamit din po natin ang kapayapaan sa puso natin. Nang dumating si Tomas, agad nilang binalitaan. Hindi agad naniniwala si Tomas kung hindi niya kita ang sugat ni Jesus sa tagiliran. Mayroon pa ring mga tao na hindi po naniwala kay Jesus. Para sa kanila, tao lamang siya. Kung titingnan po natin, hindi po ba sapat ang pagdurusa niya sa krus? Para sa atin po mga Katoliko, malaking milagro po iyon sa atin. Dahil po sa kanyang krus, naligtas po tayo. At sa kanya pong mga sugat, tanda po ng awa at pag-ibig, tayo po ay kanyang mga pinili. Sa ibabaw ng mundong ito,
Hindi man natin po siya nakikita, inaramdam niya ang kanyang pag-ibig at awa sa puso natin. Naway ang pag-ibig at kapayapaan makamit po lagi sa puso natin. Thank you and God bless us all. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Maria Naisi Gente. Marami pong salamat, Pisma Naisi. At ngayon ay ibibigay ko rin sa inyo ang ating isa pang kapatid. Atin pong babasahin ang refleksyon ni susunod natin si Sis Philly, no? Ito po ang refleksyon ni Sis Philly. Atin pong babasahin. Blessed are those who have not seen and yet have come to believe. John chapter 20 verse 29. Sa sitas na ito, masasabi natin na isa din tayo na nasabihan ng Panginoong Hesus o nabiyayaan sa grasya ng paniniwala at pagtitiwala lalo na sa Panginoon. Unlike Thomas o the doubting, sa sinabi ng disipulo na ito sa verse 26, kaya nadagdagan tuloy ang name niya ng de-doubting. But however, kung ating laliman ang pag-intindi kay Thomas, maybe he doubted the other disciple kisa sa ating Panginoong Hesus. Kasi wala naman ang disipulo ni na Thomas when other disciples talking about the risen Jesus, which is napakaganda din naman ang sinabi ni Thomas dahil the blessing of faith was made clear. Ang pananampalataya ay matatagpuan sa paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Kapag ginawa natin ito, tinatanggap natin ang kapayapaan ni Kristo at ang banal na Espiritu. Ang kaganapan ng buhay na nais ibigay sa atin ni Hesus. Ang buong episode nito ay nagpapakita na ang buhay Kristiyano ay may dalawang mahalagang bahagi. Ang isa ay ang ating buhay na espiritual, pagbuo at pagpananatili ng isang buhay ng panalangin at pagbabasa ng Biblia ng paisa-isa at magkasama. Ganito natin makikilala ang buhay ng Panginoon Hesus. Ito ang ating moment na si Hesus ay nagiging totoo sa atin sa halip na sa kasaysayan o theological. Ang ikalawang bahagi ng ating Kristiyanong saksi ay ang pagpatotoo na may epekto si Hesus sa ating buhay. Kapag meron nagtatanong sa akin ng mga tao kung ano ang ginagawa ko upang makayanan ang mga nagdaang krisis sa buhay ko, yun ay ang aking pananampalataya at panalangin dahil alam ko at nagtitiwala na buhay ang Panginoon at kasama natin palagi at kung paano pumapasok ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso, pinapatahimik ang ating isip na mamahala sa ating mga salita at pagkilos. Ang mga kwentong ito ang kailangan nating sabihin sa lahat upang mabigyan ng pag-asa ang mga natatakot at nababalisa. Inaanyayahan tayo na magtiwala sa Panginoon sa pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay dahil God is with us always at hindi niya pababayaan ang lahat ng mga nananalig at magtiwala sa kanya. So, yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Feli Kinkito. So, maraming salamat Sis Feli sa iyong pagpadala ng iyong refleksyon.
At ngayon ay ibibigay ko po sa inyo ang ating isa pa nating kapatid. Ibibigay ko po sa inyo si Pisma Gaya. Ito na po ang kanyang reflection at ina pong babasahin. The gifts of the Lord's resurrection. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang isang misteryo ng ating pananampalataya na ipinagdiriwang natin taon-taon, kundi ito po ay isang napakahalagang regalo ng Diyos sa atin. Isang regalo, isang malalim na katotohanan na hindi kayang pasinungalingan, sapagkat ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan dahil sa tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ayon sa pangako ni Jesus, ikatlong araw siya ay muling mabubuhay matapos niyang harapin ang kamatayan. Sa paniniwala ng mga na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi kathang isip lamang, hindi po ito gawang-gawa lang ng simbahan. Ito po ay totoo at manatiling sandigan ng lahat ng mga katotohanan. Isang matibay na sandigan ng ating mga pananampalataya, isang katibayan na pagiging tapat ng Diyos sa kanyang pangako. Tinatunayan po ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang mga salita ay totoo at kilanmay hindi siya sinungaling. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang puno ng ating lahat na inaasahan at sinasampalatayanan ng ating buhay Kristiyano. The gift of the resurrection that gives meaning to our life and death. Dahil sa muling pagkabuhay ni Hesus ay nagkaroon ng malalim na Kristiyanong kahulugan ng ating kamatayan, sapagkat nang tanggapin ni Hesus ang kapangyarihan at lakas ng kamatayan, mabubuksan ang langit para sa ating lahat at hindi po nawalan ng saysay ang lahat ng ating pagsisikap na magpakabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sakripisyo at pagsisikap ay hindi dapat panghinayangan, kung ang dulo naman nito ay ang katuparan ng Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan. The gift of resurrection gives meaning to our faith, hope, and love. Kaya hindi nawala ng saysay ang ating pananampalataya, sapagkat tapat ang Diyos. Nagagawa nating umasa sapagkat alam nating hindi tayo bibiguin ng Diyos. Nagiging makabuluhan ang ating pagmamahal, sapagkat dahil mahal tayo ng Diyos, nagagawa din nating magmahal sa Diyos at sa kapwa, at alam natin na tanging pagmamahal lang ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya palagi tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya at katotohanan. Ang pinakamabuting gawin natin ay ang pagtitiwala, hindi lang sa ating mga nakikita, ayon nga kay Hesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi natin siya nakikita. Ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin tungkol sa mga mabubuting bagay. Binigyan tayo ng misyon upang ibahagi ang katotohanan tungkol sa kanyang muling pagkabuhay sa buong mundo. Jesus continues to put His trust in us despite our weaknesses. Ang pagtitiwala na binibigay ni Hesus doon sa kanyang unang alagad ay siyang pagtitiwalang ipinagkaloob pa rin sa atin ng Diyos sa ngayon. The truth about the Lord's resurrection remains an infallible truth of our faith. Nanatiling isang matibay na katotohanan, at ang Diyos ay hindi nagsasawa sa patuloy na imulat tayo sa napakahalagang katotohanang ito. So, ito po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Gaya Lee. So, marami pong salamat, Sis Gaya, sa iyong binigay na refleksyon.
At ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang ating isa pa nating kapatid. Ibibigay ko po sa inyo si Pisma Florence sa kanyang reflection. Ang unang pagbasa ngayon ay nagsasalita tungkol sa paraan ng pamumuhay ng Kristiyanong komunidad sa liwanag ng Pentecostes. Ang ikalawang pagbasa ay nagsisimula sa unang liham ni Pedro, isang magandang pagmuni-muni sa bautismo at pananampalatayang Kristiyano. Sinalaysay ng Ebanghelyo ang unang pagpapakita ni Hesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng muling pagkabuhay. Pagnilayan. Palagi kong iniisip na si Tomas ay muli ang paghusga, or si Tomas ay mali ang paghusga. Wala siya sa silid kasama ng iba pang mga disipulo nang magpakita si Hesus. Hindi tulad ng iba pang mga alagad na nakakulong sa takot, si Tomas ay nasa labas ng komunidad. Si Tomas ay nagpakita ng gayunding lakas ng loob nang ipahayag niya ang kanyang pagpayag na puntahan si Lazarus, kahit na nanganganib ito ng kamatayan. Ang tapang na ito ay umabot hanggang sa wakas ng buhay ni Tomas. Sinasabi sa atin ng tradisyon na si Tomas ay naging martir pagkatapos niyang dalhin ang Ebanghelyo sa India. Gaano kadalas natin inuhusgahan ang mga tao sa ating buhay dahil hindi natin alam ang kanilang buong kwento? Gaano kadalas natin hinahayaan ang pagtatanggi at ang mga opinyon ng iba na tukuyin ang ating mga pananaw? Naway bigyan tayo ng doubting Thomas ng lakas ng loob na tumingin gamit ang mga mata ng pag-ibig. Manalangin, Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo akong makita ang iba kong paano mo sila nakikita at tumugon sa kanila nang may pag kumelos. Suriin ang iyong budhi para sa mga pagkakataong pinahintulutan mo ang pagtatanggi at negatibong opinyon ng iba na maka-impluensya sa iyong pag-iisip. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Marami pong salamat, Sis Florence, sa iyong refleksyon sa araw na ito ng Linggo, Divine Mercy Sunday. At ngayon ay ibibigay ko ang isa pa nating kapatid sa kanyang refleksyon. Ibibigay ko po sa inyo ang ating utod na gwapo from Jerusalem, Israel, our Israel insider correspondent, Pisma Gwapo kong utod, Romel Tembrebilla. Maraming salamat, Pisma Utod Gopito, Sider ng Amerika, Yorba Lairos, at sa lahat ng mga kasama ko po sa channel ito, mga Pisma, Pisma Plus, at sa lahat ng subaybay, nagtangkilik, sumusuporta, tumutulong, na mapalago ang channel na ito. Mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. Medyo malamig pa po rito sa aking kinaroonan sa Jerusalem, Israel. At
napakapalad po tayo, no, na marinig at narinig na po natin ang Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas, araw ng Linggo, Abril 16, 2023. So, at napakaganda po ito, ano? Pagkatapos na nabuhay muli ang ating Panginoon, nagpakita po siya sa kanyang mga apostoles at sa linggong iyon ay wala po si Tomas, ano po, no? At sa kapanahonan na iyon ay ibinigay ng Panginoon ang banal na espiritu. At ang kapangyarihan o authority na mula sa kanya sa pagpatawad at sa hindi pagpatawad sa mga kasalanan ng tao. Pasok lo rito ang ating sakramento ng pangumpisal. Ano po? Yun nga po na mapalad po tayo na nandito po tayo sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon dahil tayo po'y sumusunod at nagsusumikap na ito yung gawin. Ano po? At ito po'y nangyari malapit lang po sa aking kinaroonan, no? Sa upper room. Doon sila piniit nila, no? Sinara ang lahat dahil takot po sila sa panahon na yun sa ating mga kapatid na Hudyo. Dahil alam naman po natin gaano kahigpit, ano po, sa kanilang mga commandments, no? Lalo na po sa araw ng pamanginga, no? Na napaka higpit po nila sa pag-implementar ng mga kanilang kagustuhan, no? Hindi naman lahat ay nasunod po ng ating mga kapatid na Hudyo rito, ano po. Pero balikan ko po ang Ebanghelyo, no? Malaking halaga ito, ang otoridad na ibinigay sa mga apostolis at tayong mga Katoliko ay dito po natin binatay, no? Ang otoridad na nagmula sa ating Panginoon na ipinasa sa mga apostolis, ano po? At yun po, no? Na ipinasa sa ating unang Santo Papa at sa ngayon, no? Kay San Pedro at sa ngayon na ngayon ay ang kanyang halili ay si San Santo Papa Francis. Yun po, no? Napakaganda na pagnilinilayan po natin ito, no? Lalo na po sa itong mga kapatid po natin sa kaibayong pananampalataya na direct to God, no, po, ang kumpisal. Pero ito ang batayan natin, no? Na kailangan po natin. At marami pa pong mga batayan kahit po sa Old Testament. May mabasa po tayo na nangungumpisal, no? Sa mga tao na ipinadala ng ating Panginoon. No? Tulad kay ano, Propeta Nathan, no? Si David Hamilek o King David ay nangumpisal sa ano, kay Prophet Nathan, no? At binigyan siya ng absolusyon pero sa konsekwensya, yun nga po, no? Ang una niyang anak kay Bathsheba ay namatay. Yun po, no? Kailangan palaliman natin ito. Pero nakakalungkot halos itong mga kapatid nating Hudyo dahil hindi talaga naniwala sa ating Panginoon, no? Sa kanilang misaya din po, no? Na hanggang ngayon, hinintay pa po nila. Ngunit ang iba ay dahan-dahan na po nakamulat, ano po? At may mga nakausap nga po ako
Isaya, dalawang beses yata, ano, na ano, nagsishare po siya na nakita po niya ang ating Panginoon na may damit na puti, ang kanyang balat ay napakaputi. Ano po? So, yung mga, kahit sa YouTube, bo, nasa mga Messianic Jew ay nandun na po. So, patuloy po na ang sa ebanghelyo natin po, no? Si Tomas na Didimos, no? Yung no, mapagduda, wala doon, no, po. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ano po, siya po ay nakatanggap din ng pagpasa na ng banal na espiritu sa kanya sa Pentecost. Eh, kasama po siya doon. Ngunit, so dito naniwala ang si St. Thomas, no? Dahil pinakita po ng Panginoon ang mga butas sa kanyang palad at paa at sa kanyang tagiliran, no? Yun nga po, no? Sa ngayong araw ng Linggo ay nagdiriwang po tayo sa Divine Mercy. At ito po ay isang episode po natin sa Pisma Plus na pinagbigyan diin ng ating Pisma Rex ng Chicago, no? At napakaganda, no, ng pagpaliwanag. At dito po sa nabasa kanina ng ating Pismayor Balairos na Ebanghelyo, pinalaliman pa po ng ating Panginoon na kailangan po nakakunik po tayo sa Kanya palagi. Sa lahat ng oras, dapat nating pasalamatan, hingian ng tawad, maliban pa sa mga bagay, no, na kailangan nating tanggapin na tayo nagkasala. Ayun lang man naman ang mahirap, ano po, na balikan ko po, no, sa sinabi ng Panginoon na kung ano po ang kanilang patatawarin dito sa lupa ay papatawarin sa langit, at may mga hindi silang patawarin na hindi rin patawarin ng sa langit, ano po. Ang isa lang pong aking pinalaliman po rito, ano bang bagay na hindi mapatawad na sa langit, no? At ng mga apostol o ng mga ating kaparian at mga obispo. Una po, kung hindi po tayo lumapit po sa itinilaga ng ating Panginoon na may otoridad sa pagpapatawad, no? Sabi nga po niya, no? Ang anak ng tao, siya po 'yon, no? Diyos na nagpakatawa ng tao ay maaring magpatawad. 'Yun nga po, galit na galit po ang kanyang mga kalahi ng mga Hudyo dahil sinabi po niya ito. At sa Ebanghelyo ay pinasa na po ng ating Panginoon ang otoridad sa simbahan na itinayo po niya, no? Na nandyan ang kanyang apostolis na hanggang ngayon ay patuloy na ginagawa po ng ating mga kaparian at mga obispo. Kasama na po ang Santo Papa Francis. At ang malalim pa roon na pinapaliwanag at pinadamdam sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin, no? Dahil ang ating Diyos Ama ay napakahigpit, no? Dahil ayaw niyang mayroon tayong ibang Diyos maliban sa Kanya, no? At alam naman po natin ang mga Diyos-Diyosan po natin, no? Lalo na po itong kamunduhan, no? Yung mga bagay nandito sa mundo. Ito po ang
ano ng Diyos sa atin, no? Ang ano pa, conflict sa ating Diyos na pinapapurian at pinapasalamatan, no? Kasama na po ang ating mga bibig na paglumalabas ay masaktan po ang ating kapwa, no? Makasira po ng buhay ng iba, no? Isa rin po yun na batayan na kailangan po tayo mangumpisal. So ano pa po ang mga bagay na dapat nating iumpisal? At sa katikisim po natin, no, natalakay na po natin yan. Ngunit balang araw ay diinan po ng ating mga kasamang kapisma, no? Lalo na po sa pisma pala, nina Pisma Ted, Pisma Ike, no, ng Roma, no? At napakakapalad po natin dahil sabi ng Panginoon na wala tayong magawa kung hindi tayo nakakunik sa Kanya, at sa pamamagitan Niya ay tatanggapin po tayo ng Ama, no? So yun lang po, at maraming salamat po ulit. Shalom, beletraot, papuri sa Diyos, God bless us all. Todaraba likulam, lalo na po sa inyong tulong, pinansyal, at lalo ng panalangin, ano po. At itong darating na Lunes, kung ipagkaloob ng Panginoon, baka magkakita-kita po kami ni Father Darwin, mag-live po tayo, no? Samahan niyo po kami, at i-welcome po natin sila dito po sa banal ng lupa ng Jerusalem, Israel. So baka magkita po kami sa Inkarim, sa kung saan isinilang si San Juan Bautista at ang Church of Visitation na dinalaw ni Mama Mary, si Santa Elizabeth. Martes, baka makapag-live din po tayo. Sasama po sa kanila ni Father Darwin at ni Father Gamaliel, no? Mga 70 plus po sila na nag-pilgrimage. Nandyan po sila ngayon sa Cana, no? Nazareth, Cana, buong Galilee sa araw na ito hanggang bukas, Tiberias, ano po. At sa Martes ay mag-ano po kami ng Way of Cross, magpalaspas, at punta sa Galikanto. So yun po, no? So shalom beletraot, todaraba, back to you, Pisma Guapito, insider namin kay Yor Balairos. Shalom, todaraba. Todaraba, utod kong guapo, Jerusalem, Israel, our correspondent and insider. So, yun po mga kapatid, ang ating mga kapatid, Pisma Romel Timbrebilla, Pisma Gaya, Pisma Naisi, Pisma Fele, at si Pisma Florence, no, sa kanila mga reflections. So, marami pong salamat sa inyong lahat, at naway ang linggo natin ngayon ay isang napakagandang linggo para sa ating lahat. At bago po tayo magtapos, sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga masugid nating mga taga-subaybay at sa ating mga newly subscribers. Marami pong salamat sa inyo, at naway patuloy lang po ang pag share ng ating mga videos sa ating mga ting gawain na ito. So, sa muli, naway ang lahat ay nakapagsimba ngayon. Today is Divine Mercy Sunday, at sana naway huwag tayo maging
like the doubting Thomas, no, na nagdududa tayo, no, sa ating paniniwala, no, sa ating Panginoon. So manalangin po muna tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace, taking as He did, a sinful world as it is, not as I would have it, trusting that He will make all things right if I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa muli, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. Marami pong salamat. God bless us all.